kasi maglilinis ka dito, parang lagi kayo maglilinis, ano? Ha? Sino naglilinis? Si, ano? Jezebel? Si Jezebel naglilinis? Sabihin ng mga kapitbahay, wala kang ginagawa dito, nakakalang kayo dito. So marami po tayong katanungan at nakikita po natin dito na hindi po naasikaso ng maayos ang kanila pong pamamahay. Alam po natin ang tama sa hindi. Sa kanila pong murang edad, dapat natututo na po sila na magkaroon po ng tinatawag nating responsibilidad. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Nuwelsa. Sa mga oras na ito, sa pagkakataon na ito, hayaan nyo po nga pag-usapan muna natin ang patungkol nga po dito kila Boogie at kay Jezebel, na kung saan alam po natin na sila na po ay nagsasama at minsang dumalaw si Professor Dodds Petesa. Inabutan niya po. Opo, inabutan niya. Baka iba iniisip nyo, inabutan niya po na hindi po nakahanda ang lugar. Hindi po malinis at mukhang hindi po naaasikaso nila Boogie at ni Jezebel. Hindi natin alam kung ano po yung inaasikaso nila. So balit malinaw po no, na napapabayaan po yung lugar, yung bahay ni Nanay Luz, yung kanila pong tahanan na kung saan ito nga po ang ipinagawa, ipinaayos po ng kalingap. Kung kaya't makikita po natin dito sa video na ito, no, na pinagsabihan po ni Professor Dodds Petesa, ito pong si Jezebel at si Boogie, na siya namang dapat bilang disiplina at para na rin matuto po sila sa kanila pong buhay. At hindi mapabayaan din naman si Nanay Luz at ang kanila pong pamamahay. Tara, pag-usapan po natin. Hello, good morning. Wala si ano? Si Ate Luz. O, ikaw lang nandito? Nandiyan po sa loob. Bakit parang ilaw? Ayun. Ayan, dito si... Wala daw. O, basa dito. Nagano ka? Naglalaba ka? Kapag nga naglaba? O, bakit basa dito? Tutulo alin? Yung bubong? Tutulog mo bang? Inayos na ako yung ulit kung nagbagay mo ba yung tanya? Ah, na magbagay na tikal. Ah, okay. Butas nga naman dito. Natanggal yung ano? Natanggal yung isang bubong. Bakit natanggal? Mahina ang pagkakaano? Depends pa rin sa pagkakaano. Mahina ang pagkakaano? Pako? Ayan. Ano, natutulog si ano? Ay, hello. Ayan, oh. Ayan. Yung bigas. Ayun lang kasi bugit. Pagdating ng bugit, papabulat yung bigas. Sino bang nagluluto dito? Ah. Si Ate Luz? Sino? Nagluluto? Saka ikaw Boogie, dito ka muna. Kasi maglilinis kayo dito, parang lagi kayo maglilinis, ano? Ha? Sino naglilinis? Si ano? Jezebel? Si Jezebel naglilinis? Oo. Wala naman, hindi naman na bumalik dito yung maglilinis at ano, ay nakita naman nila na ano. Ay sila naman ay pinapunta ko dito para lang kay Ate Luz para ayusin yung kwarto. Kakilala naman yun ni Ate Luz baga? Hindi na papasok sa kwarto? Hindi ka pina... Ikaw pina... Ikaw lang pinapapasok. Pero ibang tao hindi. Ayaw pa yung kwarto niya. Ah, ayaw. Sinong lili? Siyang malinis na lang. Naglilinis naman. Gagalit mo na ako na ipag-alit. Sabihin ko,
Ha, talaga. Tulong-tulong na kayo dito, ha, Jezebel? Ha, para, ano? Siyempre, nandito ka na rin naman nakapagrahid, eh. Tulong ka na pagsahi, pagluto ng ulam, paglilinis, ano? Para, ano? Kasi baka sabihin ng mga kapitbahay, wala kang ginagawa dito, nakaano lang kayo dito. Lalo na yung mag-anak ni Bogey. Baka sabihin niya na nakikitira ka lang dito, ay hindi ka tumutulong. Kaya dapat ay tumulong ka. Ano? Ano, Bogey? Kayo naman na dito ang ano, kayo nang siyempre mag-aasikaso dito. Kayo na rin naman ang ano. Kaya dapat yung ano, yung kusina lagi na rin malinis. Eh, may tubig eh. Anong tulong na lang kayo paglilinis dito? Baka niya, napasok yung aso. Huwag niya papasukin yung aso na yan. O, dudumi yan dito. Kanino aso yan? Sa iyo? Sa iyo yan? Bintana, lagi niya sasara. Huwag kayo naman pala naglilinis dito. Kasi sayang, magpinaganda na yung bahay ninyo ay hindi na kagaya nung dati. Ngayon maayos na. Alagaan na ninyo masyado, ha? Alagaan na ninyo. Talo na yun, yung kitchen, yung kusina, saka yung CR. Lagi malinis. Ha? Pag pupunta ko dito, dapat ay malinis. Jezebel. Yung mga pamunasan, no? Yung malalabahan mo yan para kortina. Kanya ang trabaho ng ano, may bahay. Naayos ang bahay. Tulungan mo, Jezebel, ha? Huwag yung laging tulog. Baka pa na yung tulog mo lang dito. Hindi naman. Hindi ka naman nakakatulog. Huwag yung maglinis. Lagi maglinis. Maglaban ang damit. Para laging malinis. Saka yung mga aso, huwag papapasukin, ha? Ayoko nung napasok ang aso dito na asong gala naman yan, di ba? Kasi yan, dumi. O yan, oh. Pero okay. Laging pampunasan ka niya, no? O dito sa kitchen, no? Kaya nga, nakita pa lang natin, no, pagpasok pa lang ni Professor Dodds Kete sa pagkaabot po ng pagkain ni Nanay Luz. Ito po ay gutom na gutom. At hindi natin alam kung naasikaso ba o kung ano ba talaga ang nangyari, knowing na nandoon lamang si Jezebel. At dinatnan nga po sa napanood nating video ni Professor Dodds Kete na ang bahay po ay napapabayaan. Pumasok siya doon, patay ang ilaw. Bakit daw patay ang ilaw? Hindi natin alam kung bakit patay pa rin ang ilaw. At doon sa kusina, basa. Hindi rin natin alam kung bakit talaga nabasa. Dahil basa bagyo o kung ano man ang nasira. At bakit basa ang kusina? Bakit hindi man nang pinunasan? Hindi natin alam kung basa. Kung dahil ba nabasa yun? Dahil sa bagyo? Dahil ba sa lindol? O kung lumindol man doon at nabasa ang sahig? So marami po tayong katanungan. At nakikita po natin dito na hindi po naasikaso ng maayos ang kanila pong pamamahay. May aso pa nang pumapasok na nagkakalat doon mismo sa sahig na dapat sana nalilinis. At sa mga bagay na ito, pinagsasabihan po ni Professor Dodds Petesa, sila Jezebel at si Boogie dahil sila po ay naroroon na nagsasama sa isang bubong bagamat sinasabi nila na ang bubong daw ay butas. Sa totoo lang mga kamotivation, mga ka-adonis, alam po natin ang tama sa hindi. Sa kanila pong murang edad, dapat natututo na po sila na magkaroon po ng tinatawag nating responsibilidad. Hindi naman sa minamaliit natin si Boogie sapagkat alam po natin malaki din po ang sakripisyo ni Boogie dito po kay Nanay Luz, dito po kay Ma'am Luz. Subalit dumadating po ang pagkakataon sa ating mga buhay na hindi maiwasan na nagkakaroon po tayo ng partner na tinatawag. Subalit marami ang nagtataas ang kilay, marami po ang nadidismaya sapagkat sila po ay nasa murang edad pa lamang. Na dapat sana sila po ay nagko-concentrate sa kanila pong pag-aaral. Dahil alam po natin, kung sakasakali man na hindi magkapigilan at mabuntis nga po itong si Jezebel, so papano na po ang gagawing pagtulong ng kalingap sa kanila? Papano na po ang kanila pong pag-aaral? Papano na po ang kanilang kinabukasan? Sapagkat alam natin na wala namang stable na trabaho itong si Boogie. Pinapayuan ng kalingap na tapusin niya muna ang pag-aaral. Sa mga panahon na ito, dapat napapahalagahan ng mga kabataan na kagaya nila Jezebel at Boogie ang edukasyon dahil napaka-importante po nito. Marami po sa atin
sa mga kabataan yung talagang gustong makapag-aral subalit wala pong kakayanan, wala pong tumutulong, wala po silang source para sila po ay makapagpatuloy na pag-aaral. Kahit sabihin pa natin na may mga utak ang mga yan, matatalino, subalit pinagkaitan po ng kakayanan para sila po ay makapagpatuloy sa pag-aaral. Dapat yung mga ganitong bagay ay hindi po natin nasasayang. Kagaya na lamang po ng inyo pong lingkod, nagsikap po tayo mag-aral. No? Nung bata pa lang po tayo, bagamat mahirap po ang buhay, kasama na rin ang pagtulong ng aking magulang para makatapos po ako, nagtulong-tulong ang aking pamilya, bukod dyan tayo po ay nagtrabaho. Ang naging puhunan lamang po natin, bagamat hindi tayo matalino, hindi naman tayo ganun kasipag, mukha lang talaga ang aking puhunan. Paano na lang? Paano na lang kung wala tayong itsura? Paano na lang kung hindi ako gwapo? Saan ako pupulutin? Yun ang ibig kong sabihin. Gago! Ang pagkakataon na ito ay minsan lamang sa buhay na mayroong mga taong tumutulong para tayong makapagpatuloy sa buhay, para ang mga kabataan na kagaya nyo, Boogie at Jezebel, ay makapagpatuloy sa pag-aaral. Yan ang pinaka-importante. Dapat sana na mas napagtuunan nyo ng pansin ng pag-aaral. Itaguyod ang inyong mga sarili para kung sakaling dumating ang tamang panahon, kayo mismo ang magtatayo sa sarili ninyong pamilya na matibay at mayroong kinabukasan. At hindi lang yan, higit sa lahat, mas matutulungan nyo si Ma'am Luz o si Nanay Luz para mas guminhawa pa at makita niya ang kaginhawahan at kagandahan ng buhay. Dito kay Professor Dolz Petesa, saludo po tayo sa inyo dahil sa pagpapaalala po ninyo, pagdidisiplina at pagtuturo ng dapat po nilang gawin. Dahil ito po ay para sa ikabubuti nila, para hindi po sila mapulaan ng mga tao na laging nakamata dito po kila Nanay Luz at kay Boogie. Kaya sana ma-realize nila Jezebel at ni Boogie kung ano ang dapat nilang gawin, kung ano ang dapat pa nilang unahin. So, yun lamang po ang ating masasabi sa mga oras na ito. Muli, maraming salamat sa inyo pong lahat, sa lahat po ng sumusuporta sa Ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlog, sa ating pong mga kasamahang charity vloggers, sa ating pong Dubai OFW Kalingap Chapter, sa ating pong channel members, subscribers, and newly subscribers, sa ating pong mga bagong kaibigan. Maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na! Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.